Hallelujah, you are worthy, O God. Oh, Lord Jesus. Oh, we thank you, Lord God. Haramahasi kabohosi kimbaya salamahakande. Iramahakata sakoro bobo satandala bahake beriantala borobo la 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 bake. Iramahasa kamohoraba sandala bahakandaya. Oh, yes, Lord. Oh, God. Oh, Lord Jesus, praise you. Praise you. Glorify your holy name, God. Glorify your holy name, Lord Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus. Thank you, Lord. Gura makarabasanda. Oh, yes, Lord. Heavenly Father, we thank you and we bless you, Lord God, sa oras na ito. Alam namin, Panginoon, na inabibigyan ka ng kapurihan, kapasalamatan, nagpatuloy kang napaparangalan. Sa aming kalagitnaan, O Diyos, kumikilos ka ang iyong presensya, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu Santo, O Diyos, ay patuloy na kumikilos sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, sa aming mga kaluluwa, at ang aming mga Espiritu, O Diyos, patuloy na nagpupuri at pinararangalan ka. Lord God, we worship you in spirit and in truth, O Lord God. Na tanging ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang nais naming pasalamatan, sambahin. Nais namin, Panginoon, na purihin. Itaas, Panginoon, sa dakong ito ng iyong templo. O God, O Lord Jesus, hiyandaan niyo po ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga espiritu, ang aming mga kaluluwa, O Diyos, upang sa kayo na muli, Panginoon, ay matanaw namin ang iyong mga daan. Matanggap namin, Panginoon, ang iyong katotohanan at maipamuhay namin, O Diyos, ang iyong buhay, ang buhay ng iyong bugtong na anak, upang sa kayo na patuloy kaming makarating sa iyo, Ama. Inyon, makiisa sa iyo, Ama. O Diyos, salamat po, Panginoon, sa gagawin mong napakadakilang bagay sa aming pong kalagitnaan sa oras na ito. Ito po ang aming nagkaisang dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo, ang lahat po ay magsabing, Amen! And Amen! Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo pong lahat ay makakaupo na at tayo po ay manatili sa spirito ng pagpupuri, pagsamba sa spirito po ng ating Panginoong Yesu Kristo. Amen po ba? Praise God. At alam po natin na kumilos na ang ating Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng ating pong pagsamba, ng ating pong pagpupuri at pasasalamat. Praise God. So magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Kumusta na po tayo? Ay, panalangin pala natin po yung sabi ng balita. No, pag-pray natin ito na sa international name niya ay Maria. So isang sinasabi nila na super typhoon daw, pag-pray natin. At pinangalanan po ng ating gobyerno na siya po ay si Gardo. Amen? So sana po lulusawin ng Panginoon ito through our prayers na wag nang matuloy na mag-landfall sa ating pong bansa. At wag na rin sanang matuloy na mag-landfall doon sa ibang bansa. Kawawa naman sila. Minsan malimit na pinagpe-pray natin, Lord, sana po itong napakalakas na bagyong ito wag tumama sa amin. Hindi natin nadudugtungan. Bahala na sila doon, tumama na doon kung saan. Hindi po, sana lusawin ng Panginoon yung mga bagyo. Amen po ba? So nawa sa oras na ito, ianda na po ng Panginoon ang ating mga puso. At praise God, pag-pray niyo po ang inyong abaligkod. Dahil po sa wakas po at nakapag-Bible study, tayo muli sa mga pamilyang Mangyo kagabi po. Amen? At dahil medyo matagal-tagal na, kaya parang ako daw ay alibugang anak, prodigal son. At salamat naman, pinagkatay nila ako ng kambing. Yung binilhan nila, yung nang nagkatay, tapos bumili sila. No? So, praise God. Sarap pala ng kalderetang kambing po at ang kakanan mema at ang tutukital na manara. So, thank you po sa pamilyang Mangyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, pamilya Miranda. At praise God. Sa oras na ito, pag-pray natin na nawa po ay turuan tayo ng Panginoon. Sino po rito yung nais na magpaturo sa Diyos? Amen. Tayo pong lahat. Kaya tayo narito ay gusto natin kumain ng ating mga kaluluwa. Gusto natin kumain ng tinapay ng buhay, gusto natin uminom
ng tubig na nagbibigay buhay na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Lalong-lalo na sa tinatawag po natin na we are on the last part of the last days. So, sana'y buhos na ng Panginoon yung mga bagay na mula sa kanyang puso, yung nais niya na marinig natin para sa huling panahon na ito ay marinig natin. Amen po ba? So, ipagpatuloy lang po natin yung pong topic po natin, The Righteous Judgment of God, Part 2. Okay? So, Part 2 po ito, To be counted worthy of the kingdom of God. At napakahalaga po na itong righteous judgment ng Panginoon na ito ay ito yung magdudulot sa atin para tayo ay ma-count worthy sa kingdom of God, which is ang bawat isa sa atin na narito ay walang ibang nais, no? Maliban doon sa tayo ay mahubog sa wangis at larawan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo makipag-isa sa Ama, kundi tayo rin naman ay kailangan na maging counted o maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Sino po rito yung naniniwala doon? Magsabing Amen. Amen. Ito po yung kailangan na pwedeng mangyari sa bawat isa sa atin na tayo maging bahagi doon sa dumarating na kaharian ng Diyos na itatayo niya dito po sa lupa. Amen po ba? The kingdom of God is very near. Amen? Okay, tuloy po natin sa 2 Thessalonians, o 1 Thessalonians, o 2 Thessalonians chapter 1, verse 4 and 5. Sa English, so that we ourselves glory in you, in the churches of God, for your patience and faith, in all your persecutions and tribulations that ye endure. Okay? Which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God for which ye also suffer. Sa Tagalog, ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis. Sino po rito yung nagtitiis? Magsabing Amen. At pananampalataya sa gitna ng pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ang lahat ng ito'y nagpapatunay na makatarungan ng paghatol ng Diyos at ginagawa niya kayong karapat dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Sa oras nito, sa tingin ninyo, karapat dapat na tayo? Ba? Sa oras nito, si Sister Tess, makakanya niya na. So, it's a humble response. Maging ako. Sa tingin ko, hindi pa. Pero bino-work out natin sa tulong ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen? Kaya nga nag-aaral pa tayo. Okay, dito sa purpose nito, for as much then as Christ had suffered for us in the flesh, arm yourselves, maging handa kayo, likewise with the same mind, for he that had suffered in the flesh had ceased from sin. No? That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Ganito yung naging buhay ng ating Panginoong Kristo nung nandito siya sa lupa. Sabi niya, ang tinapay ko ay ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin yung ipinapagawa niya dito sa lupa. Walang bagay na inatupag ang ating Panginoong Kristo kundi yung tuparin yung kalooban ng nagsugo sa kanya na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang kagandahan nito, tuloy-tuloy yung dealings ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, individual, no? Nang sa gayon, ay mahinto tayo doon sa tinatawag na sin. Alam niyo po yung sin sa Hebrew word ay kata. Kata means fail, no? Sa Greek word is hamartia. Hamartia meaning miss the goal. No? Yun ang sin pala. Pag hindi natin nakakamtan at namimiss natin yung nais ng Diyos sa buhay natin, yun ay isang pagkakasala. Kaya nga si Paul, sabi niya, ayaw niyang sumuntok sa hangin. Gusto niya yung tinatamaan niya talaga yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Amen po ba? So ang kagandahan naman, mayroong paraan ng Panginoon para mahinto tayo sa kata o hamartia. Na huwag tayo mag-fail. Kailangan matumbok natin yung goal ng ating Panginoon na nais niya para sa atin. Okay, so habang tayo ay nararanasan natin yung paghusga, yung pagtuturo,
yung pagtutuwid ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ay ito isa sa mga nakita ko na in-impress ng Panginoon sa akin na kailangan ito ay ipalinis natin sa Panginoon. Ipahatol natin ito sa Panginoon every hour, every day, every minute and every seconds in our lives, meron siyang nililinis sa ating mga buhay when it comes in our flesh, sa ating buong pagkatao. Alam niyo kung ano? At yun ang ating bibigyan ng pansin ngayon para tuloy-tuloy tayong maging worthy, counted worthy in the kingdom of God. Ano kaya yun? Tingin nyo. Meron siyang nililinis sa atin in our flesh, one of the parts of our body. Ha? Ano po? Yung? Okay. James chapter 1, 26. If anyone thinks he is religious and does not bridle his ano ba? Tongue, but deceives his heart, this person's religion is worthless. Kung may maka-Diyos sa kanyang sariling palagay at di naman nagpipigil ng kanyang pakisigaw pa, walang katuturan ang kanyang reliyon, nililin lang niya ang kanyang sarili. Amen po. So, bigyan natin ng pansin muna ito. Pag-aralan nga natin yung dila. Tongue anatomy, sa scientifical view, kung ano yung dila. Lahat po ng may dila, magsabing amen. Yung wala, sabihin natin amen. Okay. So, sure. Pakitingnan nga natin kung, tingnan nga natin yung dila. Tongue. Dila. Alam po nyo, medyo tinignan ko at pinag-aralan ko ng konti sa scientifical view o sa science, sa medical, mga iba dito po, alam nila to, no? Yung dila natin pala may mga papilay, yung magaspang. Magaspang yan, no? Tapos yan, may mga tinatawag siya na taste buds. Yung taste buds connected yan sa brain. Kaya, kung mapapansin niyo kapag ka nakakain ka ng, meron siyang iba't-ibang klase ng panlasa. Right? Tignan natin kung saan yung lugar na yon. Tignan niyo kung papansinin niyo yung bandang dulo pala, sa Rilo, it's 12 o'clock. Okay? On the 12 o'clock, dun yung bitter, pag nakakain ka ng medyo bitter. What is bitter in Tagalog? Mapait. Nandun sa may 12 o'clock place. Pag kayong sour naman, nandun sa may 11 and 1 o'clock. Sour. Yung sour na sa Tagalog, maasim-asim. At pagka medyo salty, yan, bababa ka. 3 o'clock sa right, tapos 9 o'clock dun sa left, salty dun pala banda yun. Yung mauuna dun sa harap, sweet and fatty. Kita niyo, Panginoon, napakagaling. Kung mapapansin niyo yung lahat ng yan, bitter, sour, salty, sweet and fatty, nandito yan lahat sa dila. Amen? Sa ating mga dila. Ang galing ng pagkakagawa ng Panginoon sa ating mga dila. Amen po. At pagka tinanong, ano ba yung healthy na tang? Anong itsura ng isang healthy na tang? Yan. Light pink. Healthy tang color. Di ba yung mga doktor, alam ni Dr. Ann, no? Kaya pala napapansin, pagka may mga examination, may mga check-up, isa sa mga pinaka-primary o basic na gusto nilang tignan ay yung ating mga dila. Sa mga dila, may mga indikasyon dyan na kung malalaman na nila kung ano ang iyong karamdaman. Tingnan nga natin. Ito po, karagdagang ano po ito, no? Kaalaman sa atin. Maski kayo, matse-check ninyo kapag may mga diferensya na tayo sa loob. Okay, tingnan natin yung mga different. Yan. Medyo yung color kasi, pagka medyo may orange-orange kasi yun, yung heart pala. Deligado yung puso dyan. Pagka medyo may orange-orange na may konting yellow-yellow, yung sa lungs naman. Yung sa liver, yung medyo talagang yellowish na. At yung mga fungus-fungus na yan, makikita mo yan, pumuputi-puti doon, meron na. Meron po ako sana ng ano, hindi ko lang nadala, tongue cleaner. Na,
It's from Cura Prox po ito, made in Switzerland. Tank cleaner siya. Ang ganda pong paglinis. So yan ang scientific explanation sa dila. Napakahalaga ng dila sa buhay natin. Amen po ba? Kapag wala ka ng panlasa, ibig sabihin wala ka ng ganang kumain. At pagka nawawala ka ng ganang kumain dahil wala ka ng panlasa, unti-unti ka ng manlulupaypay. Amen? Kumusta kaya ang biblical view sa dila? Amen? Ito ang titignan natin ngayon, yung biblical view ng dila. Okay, James. Napaka-importante po at napaka medyo nakakatakot talaga yung sabi ni James dito, James chapter 3 verse 1. Sabi niya, not many of you should become teachers. Hindi ko po kayo dinidiscourage. No? My fellow believers, because you know that we who teach will be judged more. Kaya kami po dito, please po pinagpe-pray nyo kami. Yung mga tinatayo ng Panginoon, yung mga nangangaral, yung mga nagpo-propasiya, no? Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mahigpit na hatol. Kasi po sa Deuteronomy chapter 18, yung pagkikitungo ng Panginoon sa mga propeta, sa mga tagapagturo ng Panginoon, kapag ka ang isang propeta meron siyang sinabi na hindi naman pinapasabi ng Diyos, itong pwedeng mangyari sa kanya. Pagka ito'y gawa-gawa lang namin na ipangaral ang Diyos, doon pong panahon na yun, Deuteronomy, ano yan? Ano sabi niya? Ngunit ang propeta na nagsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan na hindi ko inuutos sa kanyang salitain o magsasalita sa pangalan ng ibang mga utos ay ano daw? Papatayin na ang propeta ngayon. Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan, sabi niya. Kung hindi mangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, yun ay hindi mula kay Yahweh. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan. Nakakalungkot po sa ating pong mga national leaders noong panahon. Mayroong mga propesiya sila na ito ang itatayo ng presidente, ito ang itatayo ng Panginoon. And 100% we are sure. Kaya boto nyo siya, boto nyo ito. Sinabi nila ganyan, pero hindi naman pala nangyari. Nakakatakot po. Amen? Ang nagtuturo. Nakakatakot po ang tumatayo rito. Isang palatandaan na yung mga naririnig natin kapag hinahatid tayo doon sa pagpatay ng laman, paghubog sa wangis at larawan ng Panginoon, pakikiisa sa Ama, ako po, 100%, ito po'y mula sa Diyos. Amen? Forgetting yourself, deny yourself, carry your cross, and follow me. Yung mga iba po, ayaw nilang pakinggan yung mga itinuturo natin dito. Ngayon po, itong topic natin, righteous judgment of God to be counted worthy in the kingdom of God. Ang dila. Okay, tuloy po natin. 1 Peter 3:10, for whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Sapagkat ang nagnanais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Proverbs 15:4, a gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng
diwa. Ngayon po, ang tanong ganito, how to become our language or our tongue worthy of God's kingdom? Paano maging karapat-dapat ang ating mga dila para sa kaharian ng Diyos? Kasi napakahalaga, ang Judgment Day, tayo po ay ahatulan ng Panginoon ayon sa ating mga sinalita at ginawa. Kaya napakahalaga po ng mga bagay na lumalabas sa ating mga dila. Amen po. Nilikha ng Diyos ang dila na ito para lamang sa pagpupuri, amen po, pagsamba, mga bagay na ayon sa kanyang kalooban. How? Okay, may mga ibang po, mga may points po tayo rito. How to become our language worthy of God's kingdom? Paano maging karapat-dapat ang ating mga dila para sa kaharian ng Diyos? Bilisan po ito. Meron kayong ballpen, yung mga verses. Number one, be aware of the pitfalls. Mag-ingat sa mga patibong. James 3, chapter 3, verse 2, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay, ano po, nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay hindi isa, ay isang taong sakdal na gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. So normal yan. Maraming mga salita tayo minsan naririnig na nakakatisod, nakapangihina. Imbis na tayo lalakas, tayo manghihina. Kaya napakahalaga. Totoo nga po, there is power. Life and death is in the power of the tongue. Magdudulot ng kamatayan, magdudulot ng buhay. Be aware of the pitfalls. Ano po itong mga patibong na ito? Alam po nyo pagka ang patibong po sa snares, may mga iba't ibang klaseng patibong, right? May mga iba't ibang klase ng snares. Merong snares na biglaan, sudden, puk, kuha ka agad yung daga. Yan, kabisado po ni Brother Sherwin yan. Yung mga mga bait. At merong patibong na dahan-dahan bago ka makuha. May patibong na biglaan. May mga snares po na agad-agad nandun ka na. At isa sa mga patibong po, itong mga patibong na ito, minsan, tayo po ay nahuhulog, no? Slander. What is slander? Whoever slanders their neighbor is in secret, I will put to silence. Ang sumisirang puri ng lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Sana naman po wala rito ganun. Amen? Hindi tayo mga mapanirang puri. Amen po ba? Amen po. Lying. Ephesians 4:25. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all, ano po? One body. Ba't ka magsasalita ng hindi totoo? We are one body. Amen po. At alam ko po, naniniwala ko, wala na nagsisinungaling dito. Sa text, sa ating kapwa. Amen? Because the truth will set us free. Okay, ano pa? Complaining. Minsan lumalabas yan sa bibig natin. Pagre-reklamo. Do everything without grumbling or arguing so that you may become blameless and pure children of God without fault in a warped and crooked generation. Warped and crooked generation. Gawin ninyong lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulungan at pagpapalal. Amen po. Walang complaining. Hindi tayo dapat nagko-complain. Cursing. Ito po matindi pang isang pitfalls dito. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisipag-usig, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Bad po yun. Amen po. Ito'y mga babala sa atin. Exaggeration. Ano po yung exaggeration? Ako minsan po, maanak bago kayo niya. Nahuhulog ako sa ano na ito. Bang kanita itang kwento mo, medyo manyaman niya, dinan may bulaklak at ditak.
dinan meng asin, dinan meng mayumo, dinan meng kamatis, dinan meng sibuyas, bang kanita yung makiramdam pinaman, lalo yung ganado, lalo siyang gaganaan. Mag-exaggerate kang kwento. Yako po, aminado ko kayo ni minsan. Napin po, may papagbanteta mo. Amen po, magbantayan tayo. Pastor, exaggerate na yata yan ha. Uud lang yung kinukwento mo, eh, ginawa mo ng sawa, tsaka ahas. No? Nagdaragdag ng mga kwento. Anong sabi niya dyan? Do not lie to each other since you have taken off your old self with its practices. So, nandun yun, kasama yun, sa exaggeration. Sarcasm. No should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are not of, ano yun, place, but rather thanksgiving. Oh, sabi niya, ang karumihan man o mga mangmang na pananalita o ang mga pagbibiro na di, ano po, nangararapat kundi kayo'y magpasalamat. Minsan, yako po, so sobra ako biro mo rin eh. Lalo na po patang kakwento ko, manyamanyang kakwento. Yeah. Ito po, babala sa atin lahat ito. Unang-una, sa akin po ito. Ako, tinuturuan ng Panginoon ng aking ngayon. Ako po. Exaggeration, pagbibirong walang humpay, yung mga joke-joke na hindi karapat-dapat. Imbis na magganyong-ganon kayo, sabi niya, magpasalamat kayo sa Panginoon. Kaya nga, mamaya meron pong advice ang Panginoon sa atin kung paano tayo bago tayo magsalita. Ano pa yan? Outburst of anger! Hatred, discord, fits of rage, Galatians 5.22, I warn you, sabi niya, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan na ang mga pagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Natatandaan niyo po si Moses. Sana makarating na siya doon sa Promised Land. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, kausapin mo ang bato, lalabas ang tubig para makainom ang mga tao. Eh si Moses naman, dahil medyo stress na siya sa mga pinapangunahan niya. Reklamo dito, reklamo doon, reklamo dito sa harap, may nag-aaway doon, kanya aayusin niya. Dalin mo na kami sa ito, balik mo na kami doon, Moses. Wala kami makaing sibuyas dito, walang kamatis dito, walang karne dito. Buti pa sa Egypto, doon na lang kami mamamatay, kasi mamamatay kami nagugutom. Kaya ito si Moses, imbis na pagsabihan na yung bato, naingewa na. Outburst anger. Mimwaya. Siguro nung yako po yung Moses, o kaya ikatamo yung Moses, na ano kayo mag-response na mo? Eh na siguro matutod. Magpainawan na yun mo at yung kakatok. Moses! Diyan ang trigo! Alala kami nga pa nga. Makanyaning may gabihan ng Moses. Kaya siguro, ako ba, no, may kabaya balbas. King stress, king yung kakatanggap ng mga complaints ng mga tiga-Israelites. No? Outburst anger. Minsan, kung hindi natin binabantayan ng ating mga sarili, may mga situation sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, mga kabataan, yung outburst anger sa Tagalog, yung nga yung agad-agad mamakbong ka, agad-agad lumalabas yung itang mwa, itang mimwa ka kagad. Yeah? Dito po, hindi pwede sabihin natin, pasensya na kayo na, makanya kung talaga, kasi tutuwa na ako. E ako pa may kain ng maintenance lang din, hanyapin makanyang kumun talaga. Every time, mimimwa ako, outburst, anger. Mimimwa ako, ali po. Maliwanag po, please. Maliwanag. Mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. We are not counted worthy. Pagka sinanay natin ang ating mga sarili dun sa mabilis na galit na yan. Ha? Nanumoy ito, tinggang pantunan, magadagad. Ha-da-da-da-da-da! No? E ako po makanyang ko. Pag-pray ako. Makalos la po rin nga doon minsan. Eh? Minsan, agad-agad papali ko buntok. E ako pwede sabihan na pasensya na kayo, makakalbo na ako kasi.
Ali, hindi ano yun. Hindi dahilan yun. No? Kasi tayo nakikipagbaka. Nakikipaglaban tayo. At ito, isa ito, itong outburst anger na ito. Ito yung spirito na makulit. Ito yung talagang merong puwersa eh. Sa loob natin eh. Merong puwersa sa loob. Dalawang matitinding puwersa na ito na yung isa gusto niya magalit ka, pero yung isa gusto niya maging malumanay ka sa sitwasyon. Anumang klaseng sitwasyon yan. Minsan na ipapasok tayo sa ganyan. Sana huwag niyo maranasan. Okay na ako na lang. At mapagtagumpayan ko ito. Pero aranasan niyo ito. Outburst anger. Agad-agad papalita buntok. No, we learn from Moses. Sana nag-learn na tayo dun sa nangyari kay Moses. Imbis na nakapasok siya dun sa promised land, nakita na lang niya. Pero sabi ng Panginoon, Moses, alam ko yung pagpapagal mo sa mga tao. Lahat ng complaint nila tinanggap mo. Lahat ng problema nila binigyan mo solusyon na halos gusto mo sila lahat tulungan. Pero sorry. I'm very sorry. Hindi ka makakapasok sa promised land. Siguro yung Moses, Lord, nagalit lang ako minsan ah. Hindi mo ba naman ako pwedeng pagbigyan man lang? Eh, yung buong buhay ko, binuhos ko rito. Galing sa'yo, pinangako ko sa kanila na papasok tayong lahat sa promised land. Kabira-bira, minus ko. Ila mong makalob. Bakit, Lord? Sorry, Moses. I'm very, very sorry. Mapali ka, buntok. Mainit ang ulo mo. Hindi ka makakapasok sa promised land. Nakakalungkot po minsan no, sa buhay natin. Pwede naman tayong hindi magalit. Right? Pwede? Eh, pastor, hindi pwede. Pag hindi ka nagalit, hindi matututo yung mga yan. Kailangan pakita mo magalit ka! Kailangan pakita mo mangdigil ka sa kanila! Moses, pasensya ka na. Ayoko yung ganyang ugali. Outburst anger ka. Hanggang dyan ka lang sa bundok. Ako nang bahala sa'yo dyan. Pero sorry talaga. Maski dun sa gate ng promised land, hindi ka makakatapak doon. Saka na lang pagbalik ng aking bugtong na anak, in 1,000 years, doon na lang siguro. Pati ang miyabi-yabi at anak kaya ka rin, Kingdom of God, in His will, sana, sa kanyang kalooban, at nakapanagumpay tayo, pwede natin lapitan si Moses. Pasalamatan natin siya. Lalo na tayo, o yung mga iba rito, na mabilis magalit ang mag-init ang ulo at magalit. Sabihin man natin kay Moses, Moses, salamat sa aral na ibinigay mo sa amin. Nakapagpigil ako sa aking galit, sa aking puot, at naging counted worthy ako sa pagpasok at naging bahagi ng kaharian ng Diyos. Amen po? Si Peter, buti na lang si Peter, talagang pirmang huhulihin nga naman ng Panginoon. Pero ang galing niya, bilib ako kay Peter. O makaka-bless si Peter. No? Pagka siya yung magaling na humawak ng tabak, kabisado niya. No? Huliin ng Panginoon. Panginoon, hindi pwede ito. Hindi pwede mangyari sa ito. Dadaan muna sila sa ilalim ng aking bangkay. E nung huulihin na, kinuha niya yung tabak niya, yung kalis niya, shh! Ang inasinta lang niya, yung tenga. Kagaling ng Peter. Paano kaya niya ginawa yung shh! Tanggal yung tenga ng isang sundalo. Galit niya si Peter. Magalitin din si Peter. No? Pero nagsisi siya, ang Panginoon ang kasama niya, hanggang sa patayin na siya, nagpakumbabane. Siguro yung enemy mo, no? Nawala na sa kanya yung outburst anger. Warning po ito sa bawat isa sa atin. Amen? Pwede naman eh.
Kaya nga merong bunga ng Espiritu Santo eh. Ano yon? Ano yon? Self-control. Bayo kami mo ah. Maninipahinggawan mo. Yeah. Situation. At nandun na yung time na pwede ka nang magalit. Medyo matras ka ng isa lang. Atras lang. Isang atras lang. Pa! Kutangan may Lord. Lord, mua ko kaya. Sagutan na kaning Ginoo. Pakatandanan may Moses. Ananing Ginoo kanita. Kasi yung lahat ng gumagawa ng ganitong klase ng pag-uugali ay mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagalit ang bibig mo, ang dila mo, nano-nano ng lulwal, king dilang yan. Nasabi ng Bible, ang dila na yan ay ginagamit sa pagpupuri, pasasalamat, at hindi pwedeng gamitin yan sa galit. Amen po. Minsan nakakapagmura pa, sana hindi na. Amen? Tuloy, ano pa po yung mga patibong? Minsan, bilisan po ito, medyo marami-rami pa. Ano pa po yan? Ito yung paborito ng lahat. Proverbs 11:13. A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. Walang may tatago sa bibig ng ano pa? Ngunit ang tunay na kaibigan iyong mapagkakatiwalaan. Meron ako narinig po, sabi niya, what is gossip? Gossip is story of other people for your own advantage, for their injury. Yun ang gossip. Storya na yung ibang tao para sa advantage mo, pero injured naman sila. Amen po. Amen. Mas masarap yung pagkwentuhan natin. Do not share the gossip, but share the gospel. Amen po. Kasi ito nakakalungkot po minsan eh, yung pagkaipon-ipon na eh. Kwento-kwentuhan na eh. Minsan, nasa Bible to ha, hindi ko kayo pinapatamaan. Amen? Manging ako rin, nahuhulog din sa ganito eh. Meron tayong pinagkukwentuhan na wala naman dito eh. Pero pwede pa tayong magbago. Amen po. No? Kasi isinama ng Panginoon to eh, itong gossip na kailangang iwasan natin. Yung sabi ng Proverbs, yung pagtatali-tali ng mga lubid. No? Masarap nga naman. Hayaan nyo yung mga celebrities, sila-sila na lang. At pag-pray natin sila na sana magbago. Hindi naman tayo mga celebrities po. Mga followers of Christ tayo na gusto nating mahubog sa salita ng Panginoon, sa wangis ng Panginoon, sa kanyang ugali, at nais nating makapag-isa sa Ama upang sa gayon ay maging bahagi tayo ng kanyang kaharian na paparating. Blessed po tayo dahil ito yung mga pinaparinig ng Panginoon sa atin. Magbantayan tayo. Magbantayan. Pag may kasama na tayo na medyo sabi ng Holy Spirit, uy, gossip na yan. Ah. Pagchichismis na yan. Medyo stop nyo na. Kasi it's a story from other people for your own advantage, for their injury. Masakit yun. Amen po. Ang hirap yan, Pastor. Hindi natin. Ditak-ditak. Konti-konti, mapapagtagumpayan natin tong gossip na ito. Ang pagchichismisan. Amen po. Amen? Okay. Now po, ito. Number one yun, no? Iwasan natin yung patibong, yung mga sinabi natin kanina, no? Slander, lying, complaining, cursing, exaggeration, sarcasm, outbursts of anger, okay, and gossip. Ngayon, ito, number two, para tayo maging karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. Be intentional and speak encouraging words. Sadyain natin na magsalita ng mga bagay na ano daw? Na nakapagpapalakas
sa ating kapwa. Proverbs chapter 3, verse 3. When we put bits, it's James, right? James yan. Chapter 3, verse 3. It's a James, chapter 3, verse 3. Hindi ko po na-edit, no? James chapter 3, verse 3. When we put bits into the mouth of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin na isin. Okay, paano pa ito? Nakakita na kayo ng kalesa? May kutsero, may kabayo. Right? Okay, meron siyang renda. Bits, preno. Pag ang kutsero, hinila niya yon. Susunod ang, kabayo. Makokontrol niya yung kabayo, pati yung katawan ng kabayo ay makokontrol niya. Amen po. Kayang-kaya namang kontrolin kung nais natin yung ating mga dila at ililiko natin ito doon sa mga bagay, mga salita na nagbibigay ng lakas sa mga kausap natin. Amen po. Anong sabi po ng Proverbs 12:25? Okay. Worry weighs a person down. An encouraging word cheers a person up. Ni ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot. Ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya, nagpapalakas sa tao. Amen po. Tignan natin yung mga salita na lumalabas sa bibig natin. Lord, ito ba ay magbibigay ng encouragement sa kausap ko? O imbis na lalakas siya, siya ay manghihina. Hahatulan tayo ng Panginoon. Hindi lang sa gawa, kundi sa mga salita na lumalabas sa ating mga bibig. Kaya mo naman itong kontrolin, kagaya ng kabayo, sabi ni James. Pwede mo siyang i-control. Hindi lang yung ulo niya ang susunod, pati yung buong katawan niya ay susunod, sabi ni James. Number 3, be cautious and think before you speak. Maging maingat at pakaisiping mabuti bago magsalita. Sa James din po ito. James chapter 3, 5b. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. James, Santiago rin po yan, chapter 3. 5b and verse 6. Tignan nyo po ang isang dila. Siya'y parang inalintulad siya sa apoy. Konting spark lang, nakapagsalita ka lang ng hindi tama sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, siya'y lalagablab, maninira, hanggang sa maninira, hanggang lalagablab, at makikita mo ang buong kagubatan, ito po ay nasusugna. Ganun kadelikado ang dila. Amen po? Ganun kadelikado ang ating mga dila.
Bago po tayo magsalita, may consider, mayroon pong mga abbreviation na ano rito. Yung think. Yan, think. Bago tayo magsalita, consider natin ito. Okay? Is it truthful? Is it helpful? Is it inspiring? Ito ba ay kailangan? Is it necessary? Ito ba ay mabuti? Think. Isipin muna natin bago tayo magsalita, bago natin ilabas yung mga salita sa ating mga bibig. Nakakatulong ba ito? No? Totoo ba ito? Nakakatulong ba ito? Inspiring ba ito? Ma-inspire ba yung tao? Kinakausap ko? Kailangan niya ba ito? Ngayon? At ito ba'y nakakabuti sa kanya? Amen po? Amen? Nakakatulong po? Para yung ating mga dila ay nakokontrol natin. At para tayo ay magiging counted worthy in the kingdom of God. Bantayan natin ang ating mga dila. Isipin natin ito bago tayo magsalita. Okay, number 4. Be gentle and check our tone. Maging malumanay at suriin ang tono ng ating mga salita. Anong sabi niya sa James chapter 3 verse 6? And among all the parts of the body, the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness corrupting your entire body. Okay, Proverbs 15:1. A gentle answer turn away wrath, but a burst of harsh words stir up anger. Ang malumanay na sagot nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas poot ay hindi mawawaglit. Tignan natin yung tono. Kasi minsan po, hindi naman galit ang tao, pero pagka yung tono niya, medyo pagalit. Medyo yung taong kausap niya, magagalit na rin eh. Ne? Buti na lang yung mga music ministers natin, lahat sila nasa tono. Lahat ng singers. No? Tayo kaya, yung tono, kailangan daw, sabi ng Bible, Proverbs, kailangan maging malumane. Mahirap yun, ha? E paano kapag ang kausap mo hindi malumanay? Bubugahan mo na rin. Ng harsh word, gantihan mo na rin. No, hindi po. Para maging malumanay siya, maski hindi siya malumanay, sa tuwing kayo nag-uusap, kailangan ikaw, ang tono mo, ay, ano po, malumanay. Isi! Eh, pama ka niyan. Pamo. Tayo yung nag-i-start para ang conversation ay maging malumanay at kalmante ang lahat ng nasa palibot natin. Hindi tayo yung nag-i-initiate para ang mga tao ay magalit din. Amen po ba? Amen? Pag-pray natin, baka mamaya lang. Baka dadaan na tayo ng Panginoon sa application o kaya yung actual. No? Sa bahay, saan malimit kaya ito? Sa bahay? Sa bahay? Okay. Sa opisina, mayroon din. Sa eskwela, mga young people? No? Bantayan natin ito. Okay, kailangan parati tayong malumanay. Lahat ng kasama mo, medyo gulumihanan na. Pero ikaw, kalmante ka. Bakit? Kasi nasa atin ang isang makapangyarihang Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Eh, Pastor, si Lord mismo. Sige po, palakpangan po natin ang Panginoon. Eh, paano niyan, Pastor? Nabasa ko sa Bible. Nung dumarating ang Panginoong Hesukristo sa templo, aba, hindi lang siya nagsalita ng pagalit. You generations of vipers!
Mga lahi ngayon ng mga lupong. Kinuha pa niya yung mga lamesa. Pinagtutumba niya para sa siga na dumating. Pinagtutumba niya yung lahat ng mesa, ginawa ninyong business itong bahay ng sambahayan. O, paano yun? Di ba sabi mo, gayahin natin ang Panginoon? Friday, subukan ninyo, Apo Day. Pumunta kayo doon sa maraming Muslim na nagtitinda. Okay, malapit doon sa simbahan doon eh. Meron maraming simbahan doon. Punta kayo doon, marami yun eh, sama-sama. Sabi ng pastor, gayahan kayong ginukong Isokristo. Umpisang kinig meto ngayon eh. Itang makabaya, balbas mo kanya, tinya pang gaya kayo eh. Tumba kami ito! Manumba mo ang andeta! Hindi ka pa nakakatumba ng dalawa, ikaw na yung tutumba eh. Huwag naman ganun. Hindi, aliway ito. Tandaan po ninyo, walang ibang may karapatang magalit kundi ang Panginoong Isokristo lang. Hindi natin siya pwede ma-question doon. Alipo. Sabi nila ang ibang tagapangaral, ito'y holy indignation. Banal na pagkagalit. Kaya yung mga ibang mga leaders, yung mga nangyayari sa bansa natin ngayon, meron sila mga banal na pagkagalit sa mga nangyayari sa ating bansa. Bantayin natin ang ating mga puso po sa mga response natin ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa, sa ating mga pinuno, mga naririnig natin, no? Ipag-pray natin kung sila man yung nagkakasala, Lord, pinagpe-pray namin siya, sino man yung mga tao na yan. Amen? Basta huwag tayong makisama. Okay? Huwag tayong makihalo. Yata mo makiambula. Basta yung ating role ngayon, maging malumanay ka muna sa pagsasalita. Amen po ba? Maging malumanay, bantayan natin ang ating mga tono. At pag yung mga tono natin ay maging malumanay, susunod na po ang lahat ng yan. Tandaan ninyo si James, tatlong ilustrasyon ang kanya pong sinabi. Una, animals. Sa dila. Sa dila. Una, yung mga animals. Sabi niya, even the wildest animals sa panahon nila James, ha, ay pwedeng mapaamo. Aba, naisip ko tuloy, nung panahon ni James, meron na pala mga canine. Na? Napapaamo nila. Even the wildest animals. Maski sa atin ngayon, ano yung naisip mo, wildest animals, pwedeng mapaamo. Diyan sa Manila Zoo, lion, tiger. Ang malungkot lang, minsan ang tao hindi natin napapaamo. Pero yung mga wildest animals, minsan napapaamo, lalo-lalo na minsan, sabi ni James. Pero itong dila na ito, ang hirap kontrolin, sabi ni James. Amen? Mahirap kontrolin? Tingin mo. Mahirap kontrolin kung ayaw mong pakontrol at ayaw mong kontrolin. Pero kung makokontrol ito, kung gusto mong kontrolin. Kaya nga sabi, bago ang magsalita, isipin mo muna. Think, tapos yung tono. Amen po? Para huwag tayong mahulog dun sa lahat ng mga patibong ng kaaway na yun na binanggit natin kanina. Wildest animals ay pwedeng mapaamo pero lang itong dila, sabi ni James. No? Kaya nga sinundan niya, kagaya ng kabayo, pwede mo lagay ng preno yan sa bibig niya, rendahan mo yan, pwedeng marendahan yan at makokontrol mo yan. Meron tayong chance. Amen? Merong hope. Pwede pang marendahan ang ating mga dila. Amen po ba? Hindi naman yung patang miyabi-habi at tanang. Tahimik tanangan. Yan naman natin makaka-enjoy ito. Hindi naman nakaka-enjoy yun. Naku, delikado. Baka makapagsalita ako ng hindi dapat. Tahimik na lang ako. Mata na lang. Ang mag-uusap. Alin naman mo kanito? Hindi naman po gano'n. Pwede naman tayo magkwentuhan na masaya. Nakakalakas sa Panginoon. Di ba?
yung meron tayong mga konting kaalaman na napapag-aralan sa Bible, kaya na-bless nga kay Brother Chris, no? Nasi-share niya kagabi yung sa Isaiah, yung napapag-aralan nila sa Bible. Praise God, no? Sa Bible school natin, no? So, pwede naman magkwentuhan na hindi ka nagkakasala sa dila. Yan po, ayun ko kung may diferensya yung mata ko, no? Meron naman ako nakikita ng ulap-ulap. Siguro kailangan ko ng pa-check up. Pwede naman magkwentuhan. Pwede naman magkwentuhan na naluluwalhati ang Diyos. Amen po ba? Share the gospel. Do not share the gossip. Instead, pwede po. From there, makikita ng Panginoon yan. No? Nakokontrol mo na yung dila mo. Minsan nakakalimutan na natin ito eh. Actually, it's my first time na-impress ng Panginoon sa akin itong dila. Sa buong buhay ko po ng aking pangangaral, ngayon niya in-impress sa heart ko ito na pwedeng i-share yung dila. Para una kami, ako, matuto, makontrol ito, marendahan itong dila na ito bago lumabas yung apoy. No? Pangalawa po, ship. Ship po. Illustration ni James. Yung isang barko, sabi niya, napakalaki ng barko na yan. Kasi laki ng Titanic. Yung Sperry. Ano yung Sperry? Super? Ferry? Hindi siya super fair. Super ferry siya. Ang laki niyan eh. Pero general, alam mo, control-control mo yan pag yung timon niya. Maliit lang yung timon, ha? Pag sabi ng kapitan, ilagay mo sa kaliwa. Yung timon, yung pinaka manibela niya. Pag nilagay niya ganun, yung barkong malaki, lumiligo sa kaliwa. Lagay mo sa kanan konti. 12 knots. Pupunta sa kanan. Yan ang sabi ni James. Pwede. Pwedeng makontrol. Pwedeng ito ay masanay doon sa mga bagay na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Anong sabi niya? Colossians chapter 3 verse 23. And whatever you do, you drink, you eat, do it all for the glory of God. Ano man ang inyong ginagawa, sinasabi ng dila na ito, gawin ninyo ng maluwag sa inyong kalooban na para bagang hindi kayo sa tao, sabi, naglilingkod, kundi sa Diyos kayo naglilingkod. Sa tuwing tayo nagsasalita, pag naluluwalhati ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, magugulat ka na lang. Boom! Susunod na lahat yan. Revival! Una sa'yo, una muna, i-revive ka ng Panginoon, papasisiglahin ka ng Panginoon kasi alam mo, lahat ng lumalabas sa bibig mo ay katanggap-tanggap sa pandinig ng Panginoong Diyos. Amen? Animals, sheep, and lastly, fire. Ganun niya in-illustrate ang dila si James. Tandaan po ninyo, in the Old Testament, natatandaan ninyo yung mga animals, sila yung ino-offer para maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Si Noe, pinagawa niya ng isang ship para maligtas yung mga karapat-dapat sa Panginoon. On these last days, dumating ako para hindi magbautismo ng tubig, kundi dumating ang Panginoon para magbautismo ng apoy. The fire of God. Para malinis ang ating buong pagkatao, ang ating kaluluwa, ang ating spirito, ang ating katawan na ito, even this flesh, ito yung kalaban talaga. These lustful tendencies na dulot ng ating mga dila ay susunugin ng Panginoon yan para tayo luminis, ma-purify, ma-sanctify ang buong pagkatao natin. From there, ang Panginoon ay kikilos sa buhay natin. Sabi ni Paul, pagka hindi ka na natitisod, sakdal ka na. Kaya mainam din na huwag ka nang magpatisod. Kaya kung burigin church ken, marakal makakatisod. Pumunta ka ng church na walang nakakatisod. Pagdating mo dun, meron na. Kasi po, dalawang Kristiyano ang nag-a-attend. Yung isa nagpapatisod, yung isa hindi nagpapatisod. Maraming mga dahilan eh, para matisod eh, ang mga Kristiyano eh. Saan kaya tayo dun? Doon ka sa nagpapatisod,
o doon ka sa hindi nagpapatisod? Saan tayo? O mas mainam yung pangatlo, huwag kang maging nakakatisod. Amen pa? Kaya dapat talaga mag-repent ang lahat ng Kristiyano. Through the words na lumalabas sa ating mga bibig. Hanggang na yung pag-isip mo ng umaga, si Lord Jesus na kagad ang binabanggit mo. Lord God, salamat po Lord sa hangin, salamat sa araw. Thank you Lord God, ngayon mamangana kami na naman. Thank you Lord God, alang masakit. Salamat po Ginoo. At di na tanging bill sa babayaran ni. Salamat po Lord. Thank you Jesus. Salamat po. Diba? Na anumang espiritu na pwedeng lumob, kimbaleyo, matatakot na sila. Bakit? Kasi sa bibig mo ang lumalabas, mga papuri, pagsamba, mga bagay na nakapagbibigay ng kaligayahan sa puso ng Diyos. At walang anumang klase ng espiritu, anong klaseng puwersa yan na pumasok sa ating mga tahanan kapag lumalabas sa ating mga bibig ay yung mga bagay na katanggap-tanggap sa ating Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. May napag-aralan po tayo? Bisa kayo pa po? Sige, dagdagan tayo dito. Do, medyo wala na doon. Sa Bible, through words, dahil nakarinig ng salita, nagkaroon ng tinatawag na change of course direction. Nagkaroon ng yung course niya, ng direction yung nagkaroon. Ito po ang kwento. 1 Samuel chapter 25. No? Sa ano nyo na lang po, tignan po yan. Sa 1 Samuel chapter 25, nandyan yung istorya. Ganito po ikukwento ko. No? Ang istorya pong yan ay patungkol po kay David at at kay Abigail. Alam po nyo si Abigail, ang ganda po yung si Abigail, si Abby, anak ni Ma'am G. No? Pinangalan si Abigail, siguro dito nang galing. Okay. Ganito pong kwento. Abang ano po na, sa Bible yung 1 Samuel chapter 25. Sa panahon na iyon, si David hindi pa siya hari. Sa panahon na iyon, si David po ay meron siyang mga sundalo, 400 soldiers, elite forces, marines, kumbaga sa panahon natin ngayon, mga SWAT team, ne? Yung mga talagang elite forces sila, 400. Okay? Ang trabaho nila ay para proteksyonan yung mga nagtatrabaho ng isang mamamayan. No? Para proteksyonan yung mga nagtatanim, yung mga farmers, yung mga shepherds, yung mga nag-ano ng mga tupa, pinoproteksyonan nila David yan, yung panahon na yun, 1 Samuel chapter 25. Ngayon, dumating yung panahon na magkakaroon ng pista. Okay? It's a feast. Inutusan ni David yung kanyang mga tauhan. Okay, David. Sige, David, hindi pa siya hari nun. Okay, ganito. Punta kayo kay Nabal. Ang pangalan niya ay Nabal. Yung pong mga wala pang asawa, darating ang panahon, huwag niyong gawing Nabal ang pangalan kasi ang ibig sabihin ng Nabal is loko-loko. No? Walang ginawang tama. Yun ang sabi ng description ng Bible. Hindi magandang yung pangalan niya. Okay. Asawa ni Abigail ito, si Nabal. Isang mayamang tao sa lugar na yon, 1 Samuel chapter 25. Marami siyang tupa. Hundreds. Mga tupa niya, mga baka. Marami siyang mga taniman ng buwig, ng ubas, lahat. So ngayon, si David, nag-request siya. Sige, puntahan niyo siya para may kayo ng konting tulong para may panghanda tayo sa pista. Aba, nang dumating yung mga sundalo ni David kay Nabal, pinagalitan ni Nabal, sino ba yung David na yan? Who is that David? Sabi niya. Hindi ako nagbibigay ng ganyan sa inyo. Hindi po. Yung mga lingkod ninyo, yung mga trabahador ninyo, pinroteksyonan namin. Kaya ngayon, nangihingi lang po si David ng konting kung ano po yung kaya ninyong maibigay. Dahil magpipista. Pinagalitan niya instead. Pinagsabihan niya ng mga masasakit na salita. Imbis na maski sana, binigyan lang niya isang kilong ubas o anuman. Hindi ko pwede ko yung bigyan, sabi niya. Hindi ko kayo kilala. Sino yung David na yan?
In-explain na nga sa kanya na dahil sa puwersa ni David, mga sundalo niya napoproteksyonan yung kanyang mga manggagawa. So, entonces, bumalik yung mga sundalo ni David. Sinumbong de. Sinabal. Boss, sabi niya, hindi maayaw magbigay. Napakasuplado pa na nito. Ang pangit ng ugali nito. Yun yung name ng Nabal eh. Pangit na ugali. Magaspang ang pag-uugali nito. No? Maging ayaw yung asawa, ayaw na niya eh. Si Abigail. Ah, ganun ba? Sabi niya, in-explain niyo ba sa kanya na tayong proteksyon natin yung mga ano niya? Opo. Ay, hindi pwede yan, sabi ni David. Ihanda mo yung 200 soldiers. Bukas ng umaga, lahat ng lahi niya na lalaki, papatayin natin lahat yan. Why, David? Biro mong humihingi lang ng ubas, konting ubas, yung konting, yung makaya niyang ibigay. Hindi nagbigay. Kinabukasan na, nag-prepare na ang batalyon ni David. Punta tayo. Ito namang isang manggagawa nila Abigail. Magaling niya rin. Ang galing ng basahin ninyo po. No? 1 Samuel 25. Sinumbong niya kay Abigail? Madam! Nagalit po si David. Yung mga sundalo niya, paparating na. Papatayin lahat yung ating mga kalalakihan. Dahil nagpunta po siya sa mister ninyo, umihingi siya ng mga konting tulong para sa pampista, hindi binigyan. Instead, pinagalitan sila at pinalayas. May nagalit si David. Sige, sabi ni Abigail, maganda kayo ng 200. Yung pong sa 1 Samuel, tignan natin yung prepare ni Abigail. No? 1 Samuel, chapter 25. Isang verse lang po ito, pagbigay niyo po ako. Patapos na po tayo. No? Dahil sa salita ni Abigail, nagkaroon ng change direction po yung balak ni David. Kaya napaka makapangyarihan po ang salita. Ito po. Okay. 1 Samuel 25. Ito po ang sabi ni yung inihanda ni Abigail, no? Okay. Sabi niya dito sa 1 Samuel 25 verse 18, dali-daling naghanda si Abigail ng 200 na tinapay. Pinuno niya ang 2 sisidlan ng alak, nagpapapatay ng 5 tupa. Okay, nagpakuha ng 5 takal na sinigang na trigo, 100 buwik na pasas, at 200 na tinapay na igos, at sasalubungin niya si David para kausapin. Nung pababa na sila David sa burol, tamang-tama pa sinalubong ni Abigail, lumuhod si Abigail kay David. Bago po niya gawin ang isang alam ko na isang pagkakasala na papatayin yung lahat ng kalalakihan ni Nabal, pakinggan po niyo ang sasabihin ko. Anong sinabi ni Abigail kay David po? Verse 23. Nang makita ni Abigail si David, nagmamadali siyang umibis sa kanyang asno at naglulumuhod sa harapan ni David. Sinabi niya, ako na po ang inyong kagalitan. Ngunit isinasamo kong dinggin muna ninyo ang aking sasabihin, huwag po ninyong pansinin si Nabal. Wala pong kwentang tao yun. Asawa niya, sinabihan niya ng ganito. Siguro po nakakalungkot naman. Talagang, alam po niyo kung ano ang sabi kay dun sa verse 2, 25 verse 3. Tignan niyo, 25 verse 3, kung ano yung description ni Nabal, talagang ito si Nabal, oh. Verse 3, Nabal ang kanyang pangalan at buhat sa lahi ni Caleb. Ang asawa niya ay si Abigail. Ang babaeng ito ay maganda at matalino. Ngunit, si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Kaya sabi niya rito, huwag niyo pong pansinin si Nabal. Boss, David. Walang kwentang tao yan. Sabi na gano'n. Eh po, nandun eh. Oh. Tamang-tama po sa kanyang-kanyang pangalan. Siya po yung luko-luko. Sabi niya sa Tagalog, hindi ko po kasi nakita ang mga tauhan ninyong pinapunta sa amin. Si David po naawa dahil sa sinabi ni Abigail. O sige, mabuti na lang ikaw, pinadala ka ni Yahweh. Naintindihan ko na ngayon. Pagpasensya nyo na po itong 200 na tinapay, 100 na buwig na pasas. Si David nakuha na sa pasas. Sige, dali. Pasas. Tinapay, trigo. Sabi ni David,
Eh, maranap na siguro. Siyempre, Bisaya magpasikat ni David siguro. Magpista. Datang lang rin bisita na. Kaya, sundalo siya. Yung time na yun. Oh, sige, hindi ko napapatayin yung lahat ng lahi ni Nabal. Nung umuwi na si Abigail, malapit na po tayong patapos, pagbigay niyo po ako. Dito yung ano eh. Naabutan niya si Nabal, lasing na lasing. Nagsasaya. Ha! Pista rin siguro. Ano nila? Hindi niya muna kinausap nung gabing yun. Alam niyo, kinabukasan, pagkagising nila, kinuwento ni Abigail kay Nabal, yung nangyari sa kanila ni David. Nanlumo si, ano, nanginig si Nabal. At sabi ng Bible, doon sa 1 Samuel 25, jabad ng uli, nanlumo si Nabal hanggang unti-unti, nagkasakit siya, hanggang siya ay namatay. Delikado pala yung magaspang na pag-uugali. Yung walang kwenta, sabi ni, ano, na, siguro yung sasalita ni Nabal, imbis na malumanay, magandang pananalita, pinagalitan niya. Ito naman si Abigail, malumanay at mayroong awa, si David, pinagbigyan siya. Kaya, there is power in the tongue. Life and death is in the power of the tongue. Ang kagandahan nito, niligawan ni David, si Abigail. And they live ever after. Si Abigail at saka si David ay naging mag-asawa. Ang ganda ng kwento ng Bible, no po? Pero bantayan natin ang ating pong mga dila. Baka imbis na darating ang panahon, mapangasawa natin ang Panginoong Jesucristo, hindi natin siya makasama. Because our words. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo sa oras nito. Thank you, Lord God. At let us bow our heads and close our eyes. Kung sakali po, nang-uusap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa kanyang mga mensahe, eh, ito yung oras na kung pwedeng ilayhan natin yung ating mga bibig, mga ating mga dila, upang sa gayon ay ihandog natin sa Panginoon. And let us concentrate on God sa oras na ito. Thank you, Lord, sa mga salita na narinig natin. There is power. There is a life and death is in the power of the tongue. Oh God, we thank you, Lord. Give you praise, Lord, sa oras na ito. Panginoong Diyos, kami po ay naniniluhod. Nagpapakumbaba, Panginoon. Marami na kaming sinabi. Pero Lord, baka wala naman itong kabuluhan sa iyong pandinig. Kaya po Lord, iniingi po namin ang tawad. Magpapakumbaba po kami, Panginoon. Maawa ka po sa amin, O Diyos. Tulungan mo po kami sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, Panginoong Diyos, na magkaroon kami ng pagpipigil sa aming mga dila. Panginoon, ang lahat ng narinig namin, yung mga patibong, Panginoon Diyos, na minsan kami ay nahulog, Lord God, patawarin niyo po kami. Forgive us. Forgive us, O Lord God, at bigyan niyo po kami ng kamalayan, ng kaisipan, bago namin sabihin ng mga salita, Panginoon. Lord God, ito ba'y totoo? Ito ba'y nakakatulong? Ito ba'y nakapagpapalakas? Ito ba'y isang mabuting pananalita? O Lord God, iwas niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na ito upang sa gayon ay patuloy kaming maging karapat-dapat sa iyong kaharian na paparating, Panginoon. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us, O Lord. Maawa ka po sa amin, Panginoon. Pinagsisisihan namin ang lahat ng mga salita, O Diyos, na lumabas sa aming mga bibig na imbis na nagbigay ng lakas sa aming kapwa, sila po'y nanghina. Forgive us, O Lord. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin kung sakali man pong may mga pinagkwentuhan kaming mga tao. Their own stories for our own advantage and for their injury kung sila man ay nasaktan. They are injured, O Lord God. Comfort them. At kami, Panginoong Diyos, patuloy na nagpapaturo sa iyo.
patuloy, Panginoon, na nagsusuko sa iyo ang mga bibig na ito, ang mga dilang ito, Diyos, sinusuko namin sa ito, Panginoon. Into your altar, O Lord, we offer this tongue into your altar, O Lord God. Dahil alam namin, Panginoon Diyos, sa iyong pagdating, Lord God, kasama nga hatulan ang mga salita na lumabas sa aming mga bibig, O Lord God. Help us, O God. Help us, O Lord Jesus. Lord God, nais namin maging bahagi ng iyong kaharian, kung saan ka nandun kami, kung saan kami nandun ka, O Diyos. We want to be a part of you, Lord. And you are our reward, O God. You are our reward. Ikaw ang aming punggantimpala, Panginoong Diyos. Panginoong Jesucristo. O God, let us worship God. Let us use this tongue to worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus.